Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon sa panalo ng Denver Nuggets kontra sa Lakers, isa sa mga player na naging malaki ang ambag ay si Michael Porter Jr. na nagtala ng 27 points, 8 rebounds on 11 of 20 shooting sa field at 4 of 7 naman sa 3 points. Si Porter nga ay considered bilang one of the best high school players of all time. You can do your own research nga kung gaano siya kagaling noong high school siya. Lahat nga ng award ay nakuha niya. Siya nga yung tipo na kung pwede nga magpa-draft ang mga high school players tulad noong panahon ni LeBron at Dwight Howard, siya din nga magiging number one pick. Ganun ba man ay nagtabu nga siya ng back injury. Dumaan siya sa dalawang surgery kung saan bagong NBA draft ay sinabihan siya ng Clippers doctor na hindi na siya makakapaglaro pa ulit ng basketball. Well, si Porter nga ay isa na sa mga key players ng Denver Nuggets at ngayong season nga ay ni isang game ay wala pa siyang namimiss. Maliban na lamang ang game mismo ngayon ng Denver Nuggets kontra sa Sacramento Kings. Sa ngayon ay isa nga siya sa mga pinakamagaling na catch and shoot shooter sa NBA. Kahit nga alanganin ay nagagawa niya pa rin maipasok ang mga 3 points niya. Kahit na decent naman ang pinapakita ni MPJ sa mga nakakita nga sa kanya na maglaro noon before the injury, may what if pa din nga na tanong. What if nga hindi siya tinamaan ng back injury? Dahil isa din nga siyang high flyer noon. Ang comparison nga sa kanya noong high school ay hinalo na Blake Griffin at Kevin Durant. Kaya naman kung ano nga nakikita natin na galing niya ngayon kahit na napakasolid na nga ng kanyang nilalaro, malayo pa din nga ito sa projected sa kanya noon. Ganun ba man ang mahalaga nga ay nakakapaglaro siya ng basketball ngayon at the highest level while being a key piece ng isang championship team. Ano ba ang masasabi nyo sa performance si Michael Porter Jr. matapos sasabihan ng Clippers doctor na hindi na ito makakapaglaro pa ulit ng basketball matapos sa mga back injury? Nauna naman ang Boston Celtics na makakuha ng 40 wins matapos sa talunin ng Washington Wizards sa score ng 133-129. 35 points, 10 rebounds, 8 assists and 2 blocks si Jason Tatum. 34 points, 11 rebounds si Kristaps Porzingis. 20 points, 7 rebounds and 5 assists si Jrue Holiday. At 18 points, 7 rebounds naman kay Jaylen Brown. Ang Celtics ay mananatili na hawak ang number 1 spot sa NBA sa record na 40 wins and 12 losses. Sunod naman ay ang game ng Lakers at ng Pelicans. 16 points nga kaagad si Brandon Ingram at 14 points on perfect 5 of 5 shooting sa field si Zion sa first quarter. Nasupalpal niya din nga si LeBron. Lamang ang Pelicans, 39-33. Sa second quarter naman ay wala pa rin ang sagot kay Zion ng Lakers at nagahalimaw pa din ito sa pinta. Ganun pa man ay nagliliyab nga si D'Lo. Gumawa siya ng 14 straight points. Natapos ang first half sa score 87-74. Franchise best nga yan para sa Lakers for most points in one half. 21 points, 5 assists si D'Lo, 17 points si Austin Reeves on 6 of 6 shooting sa field, 16 points si Rui Hachimura, 14 points, 8 assists si LeBron at 12 points si AD. May 11 three-pointers din ang Lakers including ang 9 sa second quarter lang. Sa second half ay bagyang humabol pa nga ang Pelicans, ngunit takeover mode nga talaga si D'Lo at ang Lakers sa game na ito hanggang sa tuluyan nang nakuha ng Lakers ang panalo. 30 points, 5 assists si D'Lo with 6 three-pointers, 27 points si Austin Reeves, 21 points si Rui Hachimura, 21 points, 14 assists si LeBron at 20 points din kay AD.